Nay, paano pag walang fur? Ano tawag doon? Ano? Ang wala na isda. Skill parents. Hello! Good afternoon! Hello and welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Archie channel. And ano bang pag-uusapan natin? Aba! Dahil marami ng ano ngayon, marami mga fur parents. Oo, marami mga fur parents na nag-aalaga ng mga fur babies. Mm, ayan. Eh, paano pag walang fur? Ano tawag doon? Ano? Wala na isda. Skill parents. Saka skill babies. Oo, mga pets. Yes, okay. Mga animal parents. Para modern mga animal. Oo. Later on, meron tayong video din tungkol doon sa mga dink, sa mga double income no kids. Kasi itong mga double income no kids na couples, bago yun na. Instead of mag-anak, nag-a-adapt na lang or kumukuha na lang ng fur babies o mga pets, no? Mm. So, ang sinabi nung viral post is, bakit kayo magpe-pets? Ba't hindi na kayo mag-anak? Diba? So, but yeah, we're not talking about the issue, but we're talking something related to that, which is yung pet ownership. Okay? So, which is basically money tips kung magkakaroon ka ng fur baby. Tama ba? Yes. Dahil marami ng mga ganyan yan. And even ano na, even yung mga merong anak mismo, meron din silang ano, meron din silang mga pets and yung mga ano na, mga senior citizen, yung mga empty nesters. Yes. Yeah, diba? Ayan. So, wala na mga anak. Ikaw ba? Meron ba kayong pet sa bahay? Tatlong aso. Tatlong aso. But before, we had a fish. Meron din kaming lovebirds. Mm-hmm. Okay, nagkaroon din kami ng ano pa ba? Yun lang, fish at lovebird. Pero nagsipanaw na yung mga Yeah. Aso, tatlong aso. We have three dogs. Dalawang Aspin. Tapos isang ano Jack Russell Terrier, ready to stud. So mayroon diyan, nag-advertise pa talaga. With papers. Jack Russell. Anyways, ayun. Ikaw ba, anong mga pets natin diyan? Pet. Marami kasi kami sa bahay. So ang total na fur baby sa bahay ay dalawang aso at saka anim na pusa. Ha? Anim na pusa? Pero yung personal, yung alaga ko, dalawang pusa. Oh, usap kasi mag-alaga ng pusa eh dahil hindi mo kailangang alagaan. Oo nga, kasi parang ang pusa parang walang pakialam, andyan dyan lang, lakad-lakad, saka hindi siya, I don't know. Hindi siya alagaan, hindi mo kailangang ilakad. Ah yeah, that's right. If masyado kang busy, actually hindi mo rin kailangan paliguan. Kasi wala kang may pusa, di ba? They can groom themselves. So, and things like that. So, I like it that way, no? Kasi ang aso... You want it that way? Oo. You want... Alam mo ba, hindi ko alam kung sino kumanta niyan. Mga aso kasi, ano eh, kailangan lagi ng atensyon. Well, that's my impression. This is right naman. So parang dun pala, no? Mukhang mas matipid ng pusa kesa sa aso. Not necessarily kasi... Not necessarily kasi syempre, as with any pet, of course, ang number one na nagastos mo dyan is pagkain. Unahin na natin is pagkain, syempre. Pagkain. But of course, a lot of people, pinapakain nila yung table food eh, or leftovers. Leftover. So. But ano yung stand mo dyan? Ako, I don't know ah, pero yung mga, for the longest time, may mga Aspin kami sa bahay. And even before when I was young, yung mga table food leftover, yun lang, buhay pa naman, tumatagal naman sila. But of course, as you get learned, ang sinasabi kasi is that, well, it's not really optimal or ideal sa mga aso kasi parang yung pagkain natin, especially Pinoy food daw, since maaalat, is not good for the dogs daw because of the sodium, the salt, so parang hindi raw ano, healthy. So parang mas ideal and optimal yung dog food talaga. Pero pag Aspin, hindi masyado. Pero yung aso ko na, Jack Russell Terrier, my breed. Ayun, naka-dog food siya. Ayun. I think, ano, as per the veterinarian na kilala ko, pwede naman daw pakainin ng table food, but you have to know
ano ba yung requirements ng pet mo pagdating sa nutrients. Oh. For example, ang cats, kailangan nila high protein. Ah, okay. So, hindi pwede yung kung may ulam ka na, na adobong kangkong, yun yung papakaya. Siyempre, hindi pwede. Tapos, of course, sa dogs, di ba, bawal daw ang chocolate, di ba? Oo. Or something like that. So, you have to know kung ano yung pwede at hindi pwede sa pet mo pagdating sa human food. Oh, parang diet restriction. Oh. But of course, if you can afford it, kung nasa budget naman, mm-hmm. mas maganda yung pet food. Oh, yeah. Dog food or cat food. No? That's ideal. But kung medyo nagtitipid ka, pwede naman yung human food. But you have to consult with the vet kung ano ba yung pwede at hindi pwede pagdating sa pagkain ng tao. Oo, pagdating sa food, dun sa dog food namin, ito talaga, no, nakakatipid kami kapag sa palengke kami bumibili. Kasi yung mga nakasako-sako lang na gano'n. Dun mura. Dun mura. Kasi parang yung iba, 150 for ano, you know, but meron dun 80 pesos lang. So, nakakatipid daw kapag ka, yun sa palengke ako bumibili. Kasi may brand din naman yung mga nandun. Yeah. Definitely, mas maganda maghanap ng mga bulk na supplier ng mga pet food. No? So, usually nasa palengke nga. Or in your area, you can probably join yung mga Facebook groups ng mga pet owners. Yes. And ask them, saan ba mura yung ganito, saan ba mura yung ganyan. No? That's right. Oo. That's right. Another thing pa siguro is yung parang upkeep. Yung mga like, kunwari, alimbawa, no, meron kayo na gusto may kama pa, yung mga ganun ba, di ba? Yung iba, may gusto may stroller pa, you know, yung gusto may damit pa. Mga extra, I think, no? Oh, extra na lang yun. But lalo na yung mga pusa, bibilan mo ng bed, hindi naman dun hihiga, di ba? Or I think ang aso din, di ba, ganun. Yeah. But I think those are extra. Again, hindi siya mandatory, but if you have extra budget, then that would be nice, di ba? Yeah. That's right. Pero I think isa sa mga mandatory expense is siyempre yung mga bakuna. That's right. Most especially no, yung mga anti-rabies vaccine. Yes, although, yung mga barangay at yung mga local governments, they also have a project. So, if merong available sa barangay or local government, yung city municipality na mga free rabies vaccine, makakatipid grab na nila yon, no? Grab nyo na yon. Kasi sayang naman, I mean, you know, magkano rin ang anti-rabies vaccine? Parang 800, 900, north of that. Yes. Oh. So, I think, ano, it's important to keep a medical record of your pet. Para mga bata. Mm-hmm. Di ba? May ganun. And, parang tao, kailangan merong regular checkup with the vet just to make sure na healthy yung iyong fur baby. Yes, kasi pag nagkasakit yan, ako, mahal din. Parang I have a friend, no, sabi niya, basta yung aso niya nagkaroon ng napilayan or something, parang sabi niya, ako dun, para ako nagpa-hospital ng tao. Sabi niya ng gano'n. But in that light, no, meron ng mga available ngayon na mga health insurance. For pets? Oo, insurance for pets. Mantakin ninyo, parang may nakita ko, no, as much as, ano, 50,000 peso. Okay. Insurance coverage. Yung iba, may nakita ko for just like 900 pesos, reimbursable yung medical expense ng pets, up to 30,000 pesos. Oo. Ayun. So, kung sakali na, you know, medyo, sabihin na lang natin na, ano ba, nasa area kayo na medyo lapitin ng disgrasya. High risk yung, ano. High risk. Naku, lalo na yung mga pusa na mahilig mag- hindi kasi ang pusa hindi mo matatali, di ba? Just go around, ang aso, nandiyan dyan lang yan eh. So yun, kung may ganun, I think okay din na meron kayong pet insurance as well. Yung pag-spade and neuter ng pet, especially for dogs and cats, I think that's also an expense that you should budget for. Especially kung hindi ka naman handa na magkaroon ng mga tuta at mga kuting kasi siyempre eventually maghihit yung mga yan. And lalo na yung mga pusa, hindi mo alam pag naghit yan, mawawala sa bahay yan ng mga ilang araw, pagbalik buntis na, di ba? So that should also be within your budget. Ang good news dyan, yung mga barangay health centers, minsan may mga pa-special project yan na free na neuter and spade for your pets. Ah, kinakapon. In our area, usually quarterly yan or every four months. Bakit naman kawawa? Imagine ko ako yung
Aso, tas busa, kakapunin ako, parang... Anyways, well, yeah, depende na lang sa ano yan, or, sa fur parent. Pero ah, pero ah, trivia lang, ah, trivia, trivia. Hindi ko alam yung reference na 'yon. Trivia lang ah. Basta nabasa ko somewhere, there's this certain area. Parang they did a parang ethnic cleansing ng mga pusa. Basta pinatay lahat ng mga pusa sa area na 'yon. And you know what? Nag-spike up ang diseases. Oh, from rats. Yes, yes. Okay. So, kumbaga, meron ding ecological contribution yung mga pusakal, yung mga ganyan na yun. And dito ha, dito sa dito sa area namin, marami ng squirrel dito. Oo, na naka-Brazilian blowout. And eto ha, recently lang din ha, yung kable namin ng telepono nasira, so wala kaming landline. Alam mo bakit? Dahil ginat-gat ng squirrel. Oh. Oh, so yung mga squirrel po hindi po sila cute. Para eventually medyo nakakapester sila ng buhay. Pero may nakita ako one time, I was driving dito sa main road namin, yung pusa may squirrel sa ano, sa bibig niya. Oh. So nanguhuli ng squirrel. So ibig ko sabihin mga ka-arky, no, may ecological ano din, ecological contribution. Yung mga din. Benefits naman niya. May mga benefits. Well, of course, syempre yung mga pets natin, meron din mga emotional and psychological benefits yan. Na I think they know, no? They know, lalo na yung mga aso. If you're depressed, you're tired, they know now, they know. Which I think is, on the financial side, medyo nakakabawi din sa gastos kasi in our case, diba, you don't have to, probably, hindi mo na kailangan mag-spa para mag-relax, makipaglaro ka na lang sa pet mo. Especially if you have a big dog na kailangan mong ilakad, that's also exercise din yun. Exercise for you. So, in a way, no, in a way na babalance out yung gastos mo sa kanila dun sa health benefits na nakukuha mo, both physical and emotional, na less din yung gastos mo sa stress management. Tama. Sa'yo, di ba? Oo nga. Yeah. At saka bukod pa doon, no, sa mga may alaga na, ano, nga, non-traditional. Kasama sa RFP dati, may alagang ahas. Si Alvin. Oo, may alagang ahas. Sawa daw, ganyan. Siguro sa mga non-traditional, talk to your vet na lang kung paano yung upkeep nila, lalo sa mga isda, ganyan, kasi pinapalitan yung tubig, you know, may mga raitas, mga feeds din, may nakikita pa ako iba, ang pet is yung sugar glider. Naku, parang cute na mukhang hamster na lumilipad. Okay. May mga ganun. So just be just be knowledgeable lang. And again, as with any other animals, no, kapag mammal, prone din sa rabies. So importante talaga yung anti-rabies talaga. Yes, yes. Oo. So i-summarize natin, no, when you have a fur baby or you own a pet, ang number one na gastos talaga dyan is yung, I would say, pagkain. Tsaka yung health or medical expenses, no? Yes. Kasama dyan yung regular visit sa vet check para up. May check-up, no? Nail clip, mga trim-trim, ganyan. Yung grooming, grooming, no? Kasama rin yan. So, on that aspect, pwede naman makatipid sa mga gastos sa pagpapagamot kung talagang healthy yung yung pet mo. Kaya I think yung regular checkup sa vet, it's just a small expense compared to later on na magkasakit, di ba? Parang tao lang, no? Oo. Maganda rin yun. Of course, kung meron tayong extra budget, we can also buy yung mga toys and accessories for our pets. But I think ano na siya, beyond the necessities. Icing on the cake. Oo. So ang pagkakaroon ng pet, it's really good for a person's mental well-being, I would say emotional well-being. And of course, pagdating sa mga bata, it teaches them responsibilities also, yes, di ba? Yes, that's right. Mm. Oh, at saka kumbaga at the end of the day, you know, having pets is also a responsibility. Di ba? It's also may financial responsibility rin yan, hindi yan yung parang binili mo tapos ay bahala ka sa buhay mo. Totoo, so, kumbaga, yes, it's also teaching us responsibility as adults as well. Oh, kaya ako, ano eh, hindi ako ma-gift ng pet kasi may mga kilala ko, ang binibigay na gift pet, sabi ko, binibigyan nyo ng unnecessary burden yung tao pag nagre-regalo kayo ng pet. Oh. Saka yung ibang allergic sa ano ha, allergic sa mga fur-fur ha. So, you also have to be aware of that. But
at the end of the day, I think it's great to have a pet. I'm not particularly sure of the study, but people with pet have a better mental well-being daw. And I think overall, it's good to be able to experience life with another species kasi it connects you to nature. No? Oo, ako sa akin, para sa akin. Oo, oh, tama naman. Oh. Tama naman. So, yun, ano pa bang mga money-related tips and thoughts natin about pet ownership? I think that's it, no? And again, siguro, if you want na tumingin ng maraming pets, may mga, ano to, may mga pet center. I think, yeah, it's better to adopt. Oh, kasi ayun. Maraming mga orphan pets. Oh, yan. Orphan pets. Oh. And we'll all be able to help, no? Kasi, syempre, yung mga pet centers, medyo mahirap nga, no? Or magastos din mag-maintain ng mga pets. So, or yung mga bagsakan din, I mean, if they want brand new pets, apart from, you know, apart from adopting, yan yung mga nono, yung mga kartimar. Diba? Maraming pets doon sa may Pasay. Some of them are illegal, eh, kaya. Oh, but just make sure, no, na nothing illegal, like piranha, illegal yan. Oh, yung mga panguli, yung mga exotic, okay. Yung mga, ano yan, yung mga endangered species. Pero magtayo mag-pipet ng mga ganyan. Oo, ayan. So, ayun. Pero, marami na nakikita sa YouTube din, yung mga bagsakan, you know, ng mga, although yung iba may papers, iba walang papers, of course, you get more legitimacy kapag may papers yung pet. It will help as well. So, I think yun lang. Alright. Cards, pets. No, if you like this video, please give it a thumbs up and please do share sa mga fur parents natin, you know, first time na tipong ano ba yung what to look out for, baka naman hindi na, baka magugulat na lang sila, you know, and then please ring that notification, click that notification bell para alam nyo kung kailan nalabas ang ating mga nagagwapuan at nagagandang mga mukha. Alright, so kung meron pa kayong tips and other suggestions pagdating sa pet ownership, you can comment it sa ating video. Yes. And we'll recognize them siguro sa next na video natin. Oo, no? And Of course, please remember to subscribe to our channel. And if you want to have the financial consultancy with us, you can just email us at admin@wealtharchy.com. So, hanggang sa susunod nating video. Pag-usapan natin yung DINK. Oh, so, D-I-N-K. Diba? Alright, sige. For Alam! Bye-bye. For Alam! Alright, bye-bye!